Good morning, guys. Magandang umara sa lahat. Wednesday ngayon. Super dilim pa sa labas. Bagong gising lang ako. Share ko lang na hindi ako... Medyo ako na stress nung Monday ng hapon. Hanggang kahapon. Kasi yung nabalitaan ko namatay yung isang kapatid ko. Pero hindi natin pag-usapan ngayon yan. Tsaka na lang yan. Ay, sorry. Pero kahit papano, business must go on. Hindi tayo pwedeng huminto. Medyo rin ako na-stress last week gawa sa yung packages na hold sa custom. Pero nakuha ko naman yung packages noong Monday. Kaya, pero share ko lang din mo. Share ko na lang yan sa inyo next time kung bakit na-hold. Wala namang dahilan. Dahil dumating yung packet sa akin is ganun pa lang din naman. Hindi naman lalo binuksan. Kaya ako nalaman hindi nila binuksan kasi yung parang sticker kung saan nakalagay yung pangalan ng mentor ko sa Pilipinas is buong buo pa rin, walang sira, kaya alam ko na hindi nila binuksan. Pero nakuha ko na noong Monday kasi nag-reply ako sa sinasagot, sa tinatanong la sa akin, nag-reply ako and then may paliwanag din ako doon kung bakit laging may packets dumarating sa akin. So, kaya yung mga nag-o-order ng ano dyan, kailangan, alam nyo rin. Medyo mahaba na itong videos, guys. So, ituloy ko na lang ng kaunti. Ano ba na yun? Medyo blank yung utak ko ngayon, guys. Hindi ko alam kung bakit. Pero, basta siguro medyo ako stress itong magmula last week. Tapos, nung Monday, namatay yung kapatid ko. Pero, hindi ako uwi ng Pilipinas. Gagawa ako ng video kung bakit hindi ako uwi ng Pilipinas. May dahilan ako dyan. Kasi nga, may issue yung likod ko. Matagal kasi yung flight galing dito, minsan umaabot, nakaupo ko lang ng 18 hours sa aeroplano, or minsan yung biyahe galing Norway papuntang Pilipinas is aabot ka ng 24 hours, depende kung saan makadaan yung aeroplano. So medyo matagal-tagal. Saka hindi ilang likod yung issue ko, yung ano, matagal ko ng issue yung tuhod ko rin. Medyo may, kumbaga sa atin is, sa age ng 40 is minsan may ibang tao nakakuha ng ganong damage sa tuhod. So, swerte yung mga walang issue dyan. No? Sa health issue ko naman is, wala namang issue sa health ko. Ang issue ko lang yung sa likod ko. So, hindi na talaga ako, kumbaga hindi na ako pwede magtrabaho dahil sa issue ng likod ko. Pero, hindi naman ang hadlang sa akin yun. Kaya nga ako nag-benta-benta or online. Kaya ako nag-IM. So, hindi ko lang kung ano sasabihin ko. Medyo blanco yung utak ko. Bagong gising pa lang din. Hindi naman bagong gising. Siguro mga 45 minutes ako nagising. Wala pa akong ilamos, guys. Wala pa akong suklay. So, yes, guys. Thanks for watching. Super happy din ako ngayon dahil may nag... Habang wala ako sa bahay kahapon. Wala kami sa bahay kahapon. Tapos may nag-o-order nung Asay. So, ngayon ko pilang bubuksan yung packets, magkapilang muna ako, tapos bubuksan ko yung packets, tapos isasend ko yung sa order mamaya. So, medyo maganda ang order ngayon. So, thank you Lord. Wag mawala ang pag-asa, tuloy-tuloy lang. Yun lang po, magandang araw at kailangan habang buhay pa yung mga kapatid ninyo, yung mga mahal nyo sa buhay is kailangan love one another, no? Ako mahal ko yung mga kapatid ko magmula sa kapatid ko, pamangkin ko. Pero minsan nafe-feel ko na, kumbaga, andyan lang ako. Pero kumbaga, hindi ko naman ibig sabihin na talagang ina-adore ako. Hindi naman ganun. Pero kumbaga, andyan lang ako dahil nakikita nila ako. Pero hindi ko feel na mahal nila ako. Real talk lang. Hindi ko feel yun. Pero, gawa lang din siguro nga bihira lang ako sa Pilipinas. Dahil syempre, citizen ako dito. Pero, ako naman kahit na pwede ako mag-call or ano, anytime naman pwede ako mag-call sa kanila, pwede mag-chika-chikahan ng kahit na anong oras, ako naman permay magbabayad ng bills, no? So, yun lang guys. Thanks for watching. Please, paki-comment na lang po and follow my channel. Thank you and God bless.